Itong nakakagulat, Senador Rubin Padilla, tila tinawag na traidor dahil sa tila pagkampidiuman nito sa bansang China patungkol sa tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, nagsimula ang lahat ng question ni buting senador na walang iba kundi si Rubin Padilla ang pagkakaroon ng US military sa West Philippine Sea at ang tila pakikilahok di umano nito sa depensa ng bansang Pilipinas sa West Philippine Sea. Banat pa ni di umano ni Senator Rubin Padilla ay bakit pumapayag tayo ngayon sa ganito na nag-escalate na mga Amerikano na handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Threatened na ang nagkakaroon ng Amerikano sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng buting senador na handle ko na ito ng bangka lang ang gamit ko dahil minsan na rin ito nakapunta noon sa West Philippine Sea para personal na makita ang nangyayari doon. Ngunit marami sa ating mga kababayan ngayon ang tila hindi sumasang-ayon sa kanyang naging statement. Alam di mo na ng taong bayan na gusto lamang ng buting senador ng mapayapang kasunduan na iniisip nito ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. No, dahil sa palagay nito ay makakalikha lamang ng tensyon at gulo ang pagkakaroon ng military sa West Philippine Sea. Ngunit hindi lingid sa ating kaalaman ang matagal at ilang beses nang napabalita ang panghaharas di umano ng barko ng China sa mga Pilipinong mandaragat sa West Philippine Sea at matagal ang ginagawang pang-aapi at pagsira ng mga Chino sa mga Pilipinong mandaragat at sa sarili pa nating teritoryo ay lubhang nakakabahala na. Tinaasan pa nila ang mahaharas ng mga barko ng mga Pilipino, pagbomba ng tubig sa barko ng Philippine Coast Guard, paglimas ng mga pagsira ng coral reef na ilang bahagi ng West Philippine Sea at paglagay ng floating barrier sa baho di Masangsinglok or ang Scarborough Shore para hindi makapangisda ang barko ng mga Pilipino. At ayon ay sinabi nga di umano ng official ng China na isa lamang political drama ginagawang pag-aapi ng bansang Pilipinas. Tanong tuloy ng marami sa ating mga kababayan ay bakit pinupunan nito ang mga Amerikano gayon ang mga Chino ang gumagawa ng hindi mabuti at pilit umaangkin sa West Philippine Sea at tila kumakampi ito sa China. Kaya marami tuloy sa ating mga kababayan ang tila hindi natuwa sa reaksyon ng buting senador na walang iba kundi si Rubin Padilla. Kulang di umano ito sa pagsisiyasat, dapat daw ay napanood ito ang naging pahayag ng host na walang iba kundi si Willie Revillame bago pumasok sa mundo ng politika dahil hindi di umano nito pinatatamaan ngunit talaga naman nasapul na sa politika sa katotohanan. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Meron kasing malakas ang loob na pasukin ang politika at doon pa sa matatapos sa pwesto kahit hindi dapat ang ganyang mga tao ay mapanghahas at mayabang at mahirap pagpapaliwanagan. Gustong ihanay ang sarili sa mga premiyadong mga tao kahit hindi niya ka-level. Kahiya-hiya lang magiging lagay mo or yung tinatawag na out of place, ika nga. Very well said, tama ka Kuya Will sa iyong hinaing. Mas saludo ang taong bayan sa iyo dahil sa iyong katapatan at hindi naging sakim sa posisyon sa gobyerno. Salamat sa pagsasabi ng tapat para sa ikakabuti ng bayan. Hindi ka gumaya sa iba na ginagamit ang kanilang kasikatan para lang makakamit ng matataas sa posisyon sa gobyerno. Pero hindi naman magagampanan ng tamang pagserbisyo sa bayan bilang public servant. End quote. Kung sakaling tatakbuho ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka ho, laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Di ba? Baka dumating yung time na sayang din ang iboto nyo sa akin na wala akong nagagawa. Wala rin akong maiaambag na knowledge about the law dahil hindi ho ako abogado. Sa napapanood ko ho ngayon, parang nalulungkot ako. Dahil awayan ang awayan, binoto kayo ng sambayanan, pero yun ang napapanood.
Yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. Hindi ba nakakalungkot na isa kang senador, nakikipag-away ka, isa kang presidente, may kaaway ka. Hindi ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas ang binabayad kong tax sa ngayon. Kung malalaman nyo lang, nasasaktan ako eh. Dahil bumoto ako sa mga taong ito, tapos yan ang nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi, pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na hirap natin mga kababayan. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Natatakot kayong lumabas? Bakit? Dahil ayaw nyo magkasakit? Samantalang yung mga taong nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain ang kanilang pamilya. Tapos na makikita pa namin sa telebisyon, sa news, puro away nyo. Nakakalungkot po. Isa ho yan sa mga daylan pa. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba, institusyon? Sa estudyong ito, wala akong inaapi. Walang inahanapan ng korupsyon. Ilang milyong Pilipino ang subscribers ng programang ito? 25 million. Hindi pa po kasama yung mga nanonood sa araw-araw. Alam nyo, napakahirap po pasukin ang politika. Yung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Mag-ama, nag-aaway dahil sa posisyon. Mag-asawa, naglalaban dahil sa posisyon. Sayang ho ang buhay. Sayang yung sinasabi nating pagmamahalan. Sayang yung sinasabi nating paglilingkod sa kapwa. Dapat, kung maglilingkod tayo, tanggalin niyo yung galit sa puso niyo. Hatred, wala na tayong ginawa kundi magsiraan. Hanapin yung dumi ng kapwa niyo. Lahat naman ho tayo nagkakasala, ako, kayo, tayong lahat. Pero ganun pa man, siyempre, nagsisisi tayo, di ba? Alam niyo, hirap eh. Gumawa ka ng mabuti, parang isang bond paper. Puti. Malaglagyan ng isang tintang itim yan. Ano mapapansinin yon? Yung puti? Hindi. Yung tinta. Yung dumi. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Walang unity. Tatakbo kayo para makagante sa dating nanumuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok yung isang mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagservisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko? Hindi ako nagmamagaling. Opinion ko ito dahil sa araw-araw na nasa noon time show ako at araw-araw na may nakakadidinig ang boses ko pambili ng gamot, pamatsikula, hindi pa pangkain namin. Dapat yun ang pinag-uusapan nyo sa Senado. Anong bibigay na batas sa mga taong naghihirap? Anong batas ang gagawin nyo? Laging ilang batas na ang ginawa nyo? Pero binabago nyo. Dati may death penalty. After death penalty, ngayon gustong ibalik. Pag iba na mumuno, iba na naman. Yung batas ng tiyan ng bawat Pilipino, yung batas ng kinabukasan ng bawat bata na walang libro. Bakit ang Korea nagna-number one? Bakit Gangnam Style? K-pop? Bakit? Suportado ng bawat Pilipino dapat. Ang talent ng Pilipino. Yung K-pop, suportado ng gobyerno. Di ba? Hindi sila naiinggit. Ngayon, nandun na sila sa Grammys. Di ba? Nandun na sa American Music Award. Nandun na sila sa lahat. Di ba? Pati sa UNICEF, pinatawag sila. Di ba? Napakaliit na bansa. Hindi tayo asenso hanggat lagi may galit, inggit. Lagi may seek for power ang gusto nyo. Alam nyo, hindi ako nagmamagaling, hindi ako magaling na tao. I'm not a bright person. Pero, ang puso ko, laging may pagmamahal. Nagkakamali ako, nagagalit ako, namumura ko ang staff ko, totoo yun. Pagalitan ko, namumura ko talaga sila. Pero humingi ako ng tawad. Alam niyo bakit? It's for the show. Dapat laging siya kabubuti ng lahat. Ano bang, ba't ako nagagalit? Nagkakamali tayo eh.
Di ba dapat every time lalabas tayo, tama ang ginagawa natin. Bakit? Bayad tayo dito eh. Binabayaran tayo. At yung trabaho mo yan, pag-usayan mo kung gusto mo umasenso. Kung mahal mo pamilya mo, mas mahalin mo ang trabaho mo dahil yung trabaho ito ang napapakain sa pamilya mo. Ganun lang naman kasimple yan eh. Di ba? You have to be professional. Di ba? 7 months, pinag-isipan ko ito, anong magiging desisyon ko sa buhay ko. 7 buwan, araw-gabi. Papasukin ko ba ito? Pero sa nakikita ko, napakahirap gawin ito. Sana lahat ng politiko, hindi politiko, you should be a public servant. The word politics, tanggalin yun sa puso't isip nyo. You need power? At the end of the day, darating lahat tayo nakahiga. Pantay-pantay lang tayo sa kabaong. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo nadidinig ang hinanaing ng mga basurero. Lahat ng boboto, lahat ng nangako sa inyo, nagawa ba ang mga pangako sa inyo? This time, it's about our future. Kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, yung magiging anak ng anak natin, yun ang isipin nyo. Hindi ho ba? Dapat magkaisa tayo. Hindi ko ho kakayanin pumasok sa isang bagay na wala akong kakayahan. Hindi ko alam kung paano yung salitang ganito, yung salitang Diyo. Hindi ako nagmamata ng tao. Dapat pag pinasok mo isang bagay, mag-excel ka, makakagawa ka ng kabutihan, makakagawa ka ng tama. Pag tinanong ko, bakit ka tatakbo, Willie? Gusto kong gawa ng kabutihan. Yun lang. O, kabutihan lang ba ang dapat mong gawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong ka magbasa ng batas. Dapat marunong kang gumawa ng batas. Di ba? Hindi ako nagmamagaling dito. I was given a chance again, di ba? Up and down ng buhay ko. Pero, hindi ko naman pababayaan bumagsak pa. Dahil, pinagkalooban na ako ng Panginoon Diyos na a lot of chances in my life. Sa mga politiko, wag power. Love ang bigay nyo. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hiling at komento to ko sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin kyan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluang video ng ito. Thank you so much po!